Isang maganda at mapagpalang araw para sa ating lahat. Ako nga pala si Teacher Aika, ang inyong magiging guro sa Arts 4. At tayo ngayon ay nasa Quarter 2, Week 4 ng ating aralin. Ito ay may pamagat na Pista ng mga Pamayanang Kultural. Handa ka na ba? Kung handa ka na, simulan na natin! Pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang mga pista ng mga pamayanang kultural. Makagawa ng likhang sining at maibahagi ang karanasan tungkol sa pista. At bilang panimula sa ating aralin, sabay-sabay nating panoorin ang isang video na ito. Hayan na, ang mga musiko. Masayang tugtog nila ay pakinggan ninyo. Nagdiriwang kami, nalulugod kayo. Sanayon ay pista, makigalak tayo. Hayan na, ang mga musiko. Masayang tugtog nila ay pakinggan ninyo. Nagdiriwang kami, nalulugod kayo. Sanayon ay pista, makigalak tayo. Hayan na, ang mga musiko. Masayang tugtog nila ay pakinggan ninyo. Nagdiriwang kami, nalulugod kayo. Sa araw ng pista, makigalak tayo. Panood na video ay may kinalaman sa piyesta o pista. At ito ang magiging aralin natin ngayong araw. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang piyesta o pista ay isang pagdiriwang bilang paggunita sa isang mahalagang araw na karaniwang kaarawan ng mga patron ng isang lugar o bayan. Ito ay isa ng tradisyon ng mga Pilipino. Ipinagdiriwang ang pista bilang pasasalamat na rin para sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa mga tao ng mga santo at santa ng simbahan. Bahagi na rin ito ng ating kultura. Ang mga pista ay karaniwang tungkol sa relihiyon dahil sa impluwensya ng mga Kastila. Ito ay ang panahon ng kasiyahan at galak para sa mga tao. Ngayon, tingnan natin ang mga larawan. Nakadalo ka na ba sa pista? Ano-ano kaya yung napansin mo tuwing may pista? Marami bang mga tao ang dumadalo doon? Ano-ano ang mga gawain tuwing may pista? Sa larawan, makikita natin ang iba't ibang pista na ginagawa dito sa ating bansa. Makikita mo ito sa angmansulok ng ating bansa. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga ito. Tara! Simulan na natin! Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin. Dahil sa mga selebrasyon, nagkakabuklod-buklod tayo. Sama-samang nagsasaya ang mga tao. Nagbabatian at gumagawa upang maisakatuparan ang layunin ng kanilang pagdiriwang.
Bawat lugar sa bansa ay may kanya-kanyang panahon ng pista. Bahagi na ito ng ating tradisyon na nagbibigay parangal sa patron ng ating bayan. Ang prosesyon at pagdiriwang ng misa ang kabilang sa mga mahahalagang gawain tuwing pista. Ito rin ang panahon kung saan nagkakasama-sama ang magkakamag-anak at magkakaibigan. Hindi rin mawawala ang pagsasalo-salo. Ngayon, isa-isahin natin ang mga pista na mayroon ang ating bansa. Sinulog Festival. Ang salitang sinulog ay nagmula sa salitang Cebuano na may ibig sabihin na tulad ng agos ng tubig. Tinutukoy dito ang sulong-urong na lakdaw padyak ng sayaw ng sinulog. Ang mga mananayaw ay kadalasang sumasayaw ng pasulong at paurong kasabay sa tiyempo ng tambol. Dinagyang Festival. Ang Dinagyang Festival ay isang relihiyoso at kultural na pagdiriwang na ginaganap sa lungsod ng Iloilo tuwing ikatlong linggo ng Enero o pagkatapos ng sinulog sa Cebu at ati-atihan sa Aklan. Ginagawa ito bilang pagdiriwang sa pista ng Santo Niño at para na rin sa pagdating ng mga malay sa Panay na nagdala ng ita sa lugar. Kadayawan Festival. Ang pista ng Kadayawan sa Davao ay isang linggong selebrasyon ng pasasalamat para sa masaganang ani. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Agosto sa lungsod ng Davao. Ang salitang Kadayawan ay nagmula sa katutubong salitang dayaw, na ang ibig sabihin ay madayaw. Isang ekspresyon na ginagamit din upang ipaliwanag ang mga bagay na mahalaga, maganda, mabuti, at kapaki-pakinabang. Sa mandaya, ito ay tumutukoy sa isang magandang bagay na nagdadala ng swerte. Gigantes Festival. Ang Gigantes Festival na kilala rin sa tawag na Pista ni San Clemente ay ipinagdiriwang tuwing 23 ng Nobyembre sa Angono, Rizal. Ito ang pinakamalaking pagdiriwang para kay San Clemente, patron ng mga mangingisda. Ati-atihan Festival. Ipinagdiriwang tuwing 2-3 linggo ng Enero kada taon ang pista ng ati-atihan sa Kalibo, Aklan. Bilang pagdakila sa Santo Niño, nagpapahid ng uling sa mukha at katawan ang mga mananayaw. Samantalang patuloy ang ritmo ng tambol na waring nagsasagutan sa himig ng Halabira. Makikilahok ang buong bayan sa pista, magbabahagian ng pagkain at inumin at isang linggong malalango ang mga lansangan. Mascara Festival. Ang Mascara Festival ay ipinagdiriwang sa Bacolod tuwing Oktubre. Kilala ito bilang isa sa pinakamakulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Mm.
Moriones Festival. Ang pista ng Moriones ay isa sa makukulay na pagdiriwang sa pulo ng Marinduque. Ang Morion ay nangangahulugang mascara na parte ng armor ng Romano na ipinantatakip sa mukha noong panahong medieval. Ang Moriones ay ang mga taong nakasuot ng maskara at nakagayak na nagmamarcha paikot sa bayan sa loob ng 7 araw sa paghahanap kay Longino. Pahiyas Festival. Ang Pahiyas ay isang makulay na pista na ipinagdiriwang tuwing 15 ng Mayo sa Lucban, Quezon. Sa pamamagitan ng pistang ito, pinasasalamatan ng mga magsasaka dahil sa kanilang masaganang ani ang kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang selebrasyon kalimitan ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang prosesyon ng imahe ni San Isidro at ng parada. Lahat ng mga bahay sa bayan ay napapalamutian ng kanilang sariling ani tulad ng mga prutas, gulay, palay, bulaklak, dahon, pako, at kiping na siyang nagdadala sa isang makulay na kabuuan. Panagbenga Festival. Ang pista ng Panagbenga o ang pista ng mga bulaklak ng Baguio, sa Ingles ito ay Panagbenga Festival, Baguio Flower Festival, ay ang taunang kapistahan sa lungsod ng Baguio na idinaraos sa buong buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki dito ang kasaganahan ng mga bulaklak sa Baguio, ganun din ang mayamang kultura nila kung kaya't ito ay dinarayo taon-taon ng mga turista. Ang salitang panagbenga ay may kahulugang panahon ng pagyabong, panahon ng pamumulaklak. Pintados Festival. Ang Pista ng Pintados o tinatawag ding Pista ng Pintados Kasadyaan ay isang masayang pagdiriwang na tumatagal ng 1 buwan. Kung kailan din ginaganap ang Leyte Kasadyaan Festival of Festivals. Ang Pintados Festival Ritual Dance Presentation at ang Pagrayhak Grand Parade. Ang mga pagdiriwang na ito ay sinasabing nagmula sa pista ni Señor Santo Niño tuwing 29 ng Hunyo. Ang mga taga-Leyte ay pinagdiriwang ang nasabing pista sa isang bukod-tangi at makulay na pamamaraan. Ngayon mga bata, familiar na tayo sa iba't ibang klase ng pista o piyesta mayroon ang ating bansa. Subukan naman nating sagutin ang ating gawain para sa araw na ito. Ang ating panuto, ano ang iyong mararamdaman sa mga sumusunod na pangyayari? Iguhit ang masaya o malungkot na mukha. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, pagdiriwang ng pista. Ikalawa, pagdiriwang ng kaarawan. Ikatlo, pagkawala ng iyong gamit. Ikaapat, pagsasalo-salo. Ikalima, pakikiisa sa pista. At para sa iyong pagwawasto, narito ang tamang sagot. Kung tama ang iyong sagot, lagyan ito ng check. Kung mali naman, ay lagyan ito ng X. Ngayon naman, dumako tayo sa isang likhang sining. Ito ay larawan ng pista.
Ang mga materyales na kailangan natin para sa ating activity ay ang mga sumusunod: bond paper, watercolor, lapis, water container, basahan, lumang dyaryo. Ihanda lamang ang mga sumusunod bago magsimula ang ating activity para tayo ay maging mabilis sa paggawa. At narito naman ang mga pamamaraan na dapat nating sundin. Una, planuhin ang iguguhit na selebrasyon tulad ng pista. Ikalawa, iguhit ang iyong nais ayon sa plano. Ikatlo, bigyang pansin ang paggamit ng espasyo tulad ng foreground, middle ground, at background. Ikaapat, kulayan ang naiguhit na larawan gamit ang watercolor or acrylic paint. Ikalima, gumamit ng matitingkad na kulay upang mapalutang ang damdamin ng selebrasyon na iginuhit. Ika-anim, patuyuin. At ang ikapito, linisin ang lamesa matapos itong gamitin. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa na maaari mong gayahin para sa iyong activity. Maraming salamat sa iyong oras at natapos mo ang ating aralin ngayong araw. Binabati kita dahil sa napakahusay mong partisipasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!